It's Learn TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. Ito, pinagpapatuloy natin ang ating project na building my bass guitar from scratch. At pagkakalaalam ko ito? Part 12 na. At so iniisip ko na... Kasi ito namang French polish na ginagawa ko, pwede itong ipagpatuloy kahit na halimbawa na buo ko na yung gitara and then gusto kong pakinangin uli yung kanyang body, pwede ko uling gawin yung French polish. So iniisip ko pagagandahin ko na lang itong body and then later on bubuoy na natin yung gitara. Tara, samahan niyo ako. Siguro. Papahinga muna ako mga katrop. Napagod ako . Yan. Kintan. Okidoki. Wow mga katropa. Oh. Kita nyo na yung kintab? Wow. Konti na lang siguro to . Hindi ko alam kung kailan ako titigil. Pintam na. No? Saka yung kamay ko. Nagaan na siya, nakikita yung reflection. Continuing. Alright, mga katropa, ang ganda na ng parang salamin na siya, ang ganda . Ang problema lang, merong certain angle na nakikita ko pa rin yung circular streaks, no? So, actually, alam mo, hindi ko alam kung bakit ganun, ano? Pero meron akong susubukan, lalagyan ko siya nitong boiled linseed oil. Titingnan ko kung mapapakintab ko pa siya at matatanggal ko yung mga circular streaks na ganun. Okay, so ang gagawin ko ay ordinaryong rag lang. Itong isang to, linen yata to. Linen, okay. So, okay, let's go. Please like and subscribe. Yan, nababawasan na mga katropa ang yung streaks. Ang ganda ng resulta mga katropa . Yee! Ganda.
So, rubbing lang. At, okay, mga katropa. Continuing. Alright. Nakikita niyo na ba yung kintab? Ang ganda na ng kintab. Pero, at a certain angle, pag ginanoon mo siya, at a certain angle, tinignan mo siya, makikita mo merong yung streaks nung pahid ko ng shellac. Eh, nakailang rub na ako, hindi ko matanggal talaga. So, ang iniisip kong gagawin ay bagong approach na naman. Para akong nagdi-discovery ng mga bagong bagay. Okay. Haluin natin sandali ito. Okay. So, papatungan ko uli siya ng shellac. Okay. Pero, papatungan ko na ng shellac, pero habang natutuyo, pupunasan ko kagad. Titingnan ko kung aari siya. Kung pwede yung ganoong approach. Please like and subscribe. Ayun na, nawala yung mga napalitan na uli nung, nawala na yung pa-circle na gano'n, napalitan na uli nung pa-green. Let's see. Okay. Mukhang ang ganda na. Nawala nga yung streaks. Yan, nakikita niyo ba ang kinang niya, mga katropa? Oh. Ganda na yun. Ngayon, dati kasi yung pagdating sa ganitong angle, yan, pag ganyang angle, makikita ninyo yung mga circular streaks pag ganoon ba? Pag ganoon. Pero ngayon, wala na siya. Ayos! Okay, mga katropa. Sa nasa likod naman tayo ngayon. At, yeah. Saan ba yung aking 320 grit? Tayo ng 320 grit. Thank you.
tayo ngayon sa likuran. Okay. Pasensya na kayo kung meron kayong naririnig na humming sound, mga katropa. Ano lang yan yung air conditioning unit tumatakbo. Medyo mainit na nga eh, kaya ano sa malamig doon sa loob ng bahay. Okay. So, ito naman ang gagawin natin. So, nagkaroon ako ng malaking problema no nung nag-a-apply na ako ng French polish. Hindi ko napansin masyadong tumigas na dito, yung natuyo na siya dito. So, nung nagpapahid akong ganun, nakita ko tumigas na siya, pinilit ko siyang ganun. Ang nangyari, lalong lumala. So, ang nangyari ngayon, tinigil ko muna yung aking pagpapalish, tapos pinatuyo ko, inisis ko uli siya. Yan, ngayon, maayos na siya. Makintab na uli siya. Okay. At tapos nag-research ako kung ano ba ang naging problema, bakit ba nagkaganoon, ano. At nalaman ko nga, nakita niyo naman siguro sa video no. Masyado akong maraming nilagay na shellac dito sa aking applicator. Kita niyo naman itim na siya no. At pagkatapos ay dinagdagan ko lang siya nitong denatured alcohol ano. Tapos ipinahid ko na siya. Hindi ko na pansin na masyadong maraming shellac. Kaya nung natuyo, naging problema para sa akin. So, nag-research ako kung ano bang dapat gawin at buti naman, meron akong nakita, no? Ang ano pala, ang naging problema pala ay natuyo kagad yung shellac. So, ang gagawin ko ngayon ay magpapahid uli ako, no? At titingnan ko na ano lang siya, yung yan. Yung damp lang siya, no? Uumpisan ko, pero once naramdaman ko na medyo tumitigas na siya, dadagdagan ko siya ng boiled linseed oil. Okay? So, ipapahid ko siyang ganyan. Okay? Yan. Pagka medyo, yan, lagyan ko ng yan. So, yan, dumulas na siya. Ang kagandahan niya, nakahalo yung shellac dito sa applicator. So, yan o. Yan o, nandulas na niya. Okay. So, ito pong boiled linseed oil, ginagamit ko parang pampadulas para dumulas yung pagpapahid ko. Pag nagpahid ako ng ganyan, kagad siya. Yung pumapatag siya. Second session.
So, update lang po. Nung habang naglalagay ako ng bagong coat ng shellac, namatay ang video ko, ang camera ko. So, ang nangyari ay, yun na nga, no, tinapos ko yung coat na yon. And now, ay, tuyo-tuyo na siya ng konti at... gagawin ko naman ngayon ay maglalagay uli ako ng ano, ng linseed oil, pero linseed oil lang ipapahid ko sa kanya para mag ano siya, mag even out, katulad nung nandun sa ano, yung sa harapan. So here we go. Ayan. So, dito na lang muna tayo, mga katropa. Watch out for my next video. See you later! So, ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button, mga katropa. At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!